Hello ko nga pala si Coach Revan. Yes guys, may bagong video na naman. At ang video natin ngayon is about Axie Infinity. And bago yan, syempre guys, magpapag-giveaway pala tayo ng 10,000 SLP kapag umabot tong video natin ng 200 likes. Yes guys, 200 likes. So ilike nga tong video natin and pipili ako ng pinakamagandang comment, no, kapag umabot tayo ng 200 likes at siya yung mananalo ng tumatanginting na 10,000 SLP. So ano pa hinihintay nyo guys? So like, comment, and subscribe na, no. Kapag di ka nakasubscribe, di rin valid yung like mo. So yeah, subscribe na. So ngayon pag-uusapan natin yung mga meta, no, sa leaderboard natin. So isa-isay natin, i-breakdown natin yan. Kapon wala akong video kasi may dumating ako mahalagang parcel, no. Kasi ba makita yung parcel na dumating kakapon, pero kung hindi, mamaya papakita ko sa inyo. I-check din pala natin yung ano, price ng mga runes. Okay, tsaka charms. No, kasi mahalaga din na alam natin kung ano nga ba yung mga pinakamahal. Kasi once na mahal siya, no, ibig sabihin siya yung meta. Pero yeah, so let's start right here. So sa mga runes, ang nakikita natin ang nagagamit talaga ngayon is leftover potion. By the way guys, this is most used runes in top 10k. So saktong-sakto sa top 10,000 players sa leaderboard ng Season 6. And then ang pang 13% ay Venoki's Poison. Pero ito ha, in fairness, yung mga rare, ay, yung mga rare tuloy, yung mga poison guys, no, yung mga poison parts, hindi man sila nasa tuktok ng leaderboard, pero, in fairness, sa lower bracket, consistent silang nandun. Kumbaga, kung hindi ka magpapalit ng Axie mo, kumbaga, kung susumatotalin mo lahat ng naging rewards mo from Season 0 to up until Season 6, meron at meron kang makikita mga poison, no? Kahit na anong adjust sa kanila, eto, medyo low-key lang sila, eh, no? Actually, medyo underrated, eh. Yun yung term sa kanila, eh. Underrated tong mga poison parts kasi yes, humihina sila. Yes, dumadami rin yung counter sa kanila. No, pero yung consistency nila sa leaderboard, 'di ba? Napakataas, no. Hindi man nasa pinakatok-tok, pero at least nakasungkit-sungkit ng AXS, 'di ba? So, if meron kang poison talaga, gamit na gamit, no. Nasulit mo, in fairness. Yung tinatawag natin na long term. Pang long term yung mga poison, eh, no. So kung mayroon kang manager na nagpairam sa iyo ng poison, pasalamatan mo, no, kasi nasulit mo siya. Ako talaga, like ilang season na akong nagfi-feature ng mga meta dito sa Axie Origins, and never pang nawala, no, sa buong top 10k yung mga poison, no. So talagang ano, gamit na gamit siya guys, gamit na gamit. But yeah, going back to the topic, so may mga ano dito, mga normal rune, ayan. Then we have pure power. Now, in terms of count naman, ang pinakamarami is mech ata ito, no? Mech. So we have 1, 2, and 1, 2, 3, 4. We have 4 para sa normal rune. Siguro nahirapan pang mag-craft yung iba. And then 3 for the reptile, tapos sa plant naman ay 1, 2, 3 din. So ano naman, Furious Fox, Wave Beast, Dominant Predator, 3 din. Siguro, wala, Venoki's Poison. Kasi free pala to, eh, no? Kaya madami, no? Pero yeah, leading pa rin ang mga normal runes. So ibig sabihin, hindi pa lahat nakapag-craft. Pero mamaya, check natin yung presyo ng mga runes and charms. Now sa parts naman, mapapansin natin, medyo dominated tayo ng mga, kagaya sinabi ko, ng mga poison, ng mga poison parts. Ayan, Kotaro, Kia, Scaly Spoon, Green Thorn, Small Frill, Gecko, Tiny Turtle. Like guys, most used parts in top 10k. Meaning, I believe, hindi lahat na nandito, no, kunyari ito, yung mga poison, bihirang-bihira yung mga top 200. No, kung meron man, mga ilan-ilan lang. Pero sa top 10k, kagaya sinabi ko, gamit na gamit. No, like sulit na sa letong apat na to. Green Thorn, Small Frill Gecko, tsaka Tiny Turtle. Talagang sustained, at tsaka in fairness din naman sa mga poison. Pag una mo guys, kayong gumamit ng mga poison, akala nyo matatalo na kayo, no? Comment down below kung tama ako. Diba, akala nyo matatalo na kayo, pero dahil poison ticks siya, no? Malaki yung bawas sa kanya. And if bago sa Origins yung player, maninibago siya sa
damage scaling ng poison. Kasi parang power scaling yan. Mas marami, mas malakas. Although, medyo nakaka-ano, nakapang ano yan, kagat daliri, diba? No, or yung kagat kuko. No, pero, to be fair guys, solid pa rin naman. Like, malakas pa rin siya kapag wala kang masyadong pang-cleanse, to be honest. No? So, the only way to counter this poison din naman is kailangan mo na maka-cleanse. Like, confident, diba? Tapos, yung mga rosebud, yung mga ganun. No? Pero, pag wala kang mga pang-counter, yun, doon ka mahirapan. And then, next natin, dumadami rin is yung ito 2, 3, 4 malakas sa early game kasi guys yung mga beast, especially sa rare era, kaya nakakita tayo ng mga beast. And tingnan natin yung most used classes naman. O most used classes, we have 33% sa reptile, 16% sa aquatic, sa plant din 14 12, and then wala pa masyado nagagamit. Now may mga nagsabi na baka lumakas si bird, diba, malakas daw si bird. Pero wala tayong masyado nakikita sa top 10k. Pero maybe sa top 1k or top 100 doon natin siya makita. Pero sa top 10k talaga ang nagtodominate, kagaya sabi ko sa inyo. Probably 9,900. No? 9,900 sa top 10k. Reptiles. So top, grabe ang dami. And then 4,400. Yan. At least nakikita natin yung count, di ba? Yan. So possible sa top 1k, top 100 mag-iba yan. Pero top 10k, ito yung nakikita natin. Then now, let's check naman yung ating... Uy, lakas na helicopter, ba't kaya? Pero yeah, now naman, let's check naman yung ating runes. So, i-filter natin siya. Gawin natin rare. Yan. So, yung presyo ng mga runes naman natin is around $1. So, pinakamahal ay ang way of... Hindi. Poison touch. Okay, ito yung pinakamahal natin as of now. Kasi nga, useful naman kasi talaga yung mga poison din. Then we have Way of Beast. Then Dominant Predator, nakakagulat no, na ganito lang siya. No, hindi siya ganoon kasakit. Siguro kasi ang bleed ay 3, apply 3 bleed na lang no. Pero actually parang buff pa nga yan eh, no. Tapos plus 10% damage, then heal 12 HP. I think with all the current adjustments no sa bleed team, guys, hindi ba masakit? No, I want to know. Comment nga kayo dyan. Hindi ba nasasakitan sa bleed team? Kasi ang daming ano eh, daming in-adjust eh. Parang pinormotata ng Axie ngayon yung mga bleed teams eh. Pero so far no, as what we can see, halos wala tayong nakita. Sa top 10k ha, wala tayong nakita. Only Chubby. No, yun lang yung nakita natin na merong, tawag dun, merong bleed na part. Or merong bleed effect rather. Kasi ang dami, Nayan, diba? Ang dami mga na-buff eh. Tapos 6, ano pa, Piranha rin, diba? Mga yun yung mga bleed types eh. Pero, yeah, hindi siya yung pinakamahal. No? And pinakamahal poison touch, followed by Way of Aquatic pa nga eh. No, Way of Aquatic. And then, next is, let's check naman, of course, some of your comments. No? So, basahin natin yung comments ninyo sa ating previous video. So we have Florence Pangilinan, present coach, kahit no homeland, keep enjoy farm lang. So, Lin, thank you so much. Sabi ni Kim Kong, by the way, tingnan nyo natin kung abot na 200 likes. So, hindi tayo mabot 200 likes, guys. So, 200 likes, no, para sa ating 10k SLP giveaway. Bullish pa rin ako kay Axie dahil sa kanilang continuous development and delivery ng new products. Kaya excited ako sa next 5 years ng Saronin system pag naglabasa na itong mga games na nag-build pa ngayon. Hashtag not financial advice. So, thank you so much. Bago ata dito si Kim Kong. No, ngayon ko na siya nakita. Pero shoutout sa'yo bro. Sana lagi kita makita dito sa comment section. Sabi ni Getrek, di ko na naisip ang earnings sa Axie. As long as nag-enjoy pa rin ako. Nice content, Lodi. Yes, may mga naglalaro pa rin talaga ng Axie for fun. No? And kumbaga bonus na lang eh. Yung iba, hindi naman nila habol talaga yung leaderboard na kumita. Kumbaga, yung thought lang na naglaro sila tapos merong something silang nakuha in return. Parang yun na lang yung binavalue ng iba eh. Yun lang yung binavalue ng iba. Eh, nakakatuwa na at some point, kinoconsider nila si Axie talaga na game. And to be fair, ang ganda rin naman talaga ng game. No, yun lang, kapag nabubugbog ka na, tatamarin ka na. Kapag nabubugbog ka na ng mga malalakas na team, no? Nakakatamad na. Yun lang yung parang downside niya.
Sabi naman ni Jan Ashley in Incog, hanggang Axie Origin lang ako coach, pero grind pa rin ako para makapag-craft ng charms and gems. Gems? Saan yun? Pero yeah, shoutout sa bro. Jester Villamer, kailan kaya loads yung parts upgrade? Sana bago matapos yung taon. Sabi nila, bago daw matapos yung taon, magpa-parts upgrade. Di ko lang alam kung matutuloy. Kasi knowing Axie Infinity, dami na nilang pinangako na napako eh. Diba? Sad. But yeah. And then next is Axieland on fire, John Patrick Similia. May Axie pero wala akong land. Baga naman coach, pa sponsor, pa scholar sa land. Wala akong land. Okay, wala akong land. Grabe, mahal ng land. No, kung may pera man ako, for example, meron akong 200,000, 300,000. Hindi ko siya bibili ng land. Hindi siya bibili ng land for me. Like, ibibili ko na siya ng real land. No? Practicality speaking. Kaya hindi ako bumibili ng land eh. Masyado nang mahal siya. And yung presyo niya talagang kapresyo na sakahin eh. No, yung sakahin talaga, yun talaga inflate talaga yon, talagang tataas yung presyo nun in the long run. Pero yung mga ganito volatile pa to eh. Hindi pa natin alam kung magkaan mangyayari, diba? Konting galaw lang ng market, baba na yung mga yan eh. Diba, bukas makalawa, lugi ka na 2,000, 3,000. So, ayun. Next, napapaisip tuloy ako. Uy, grabe naman yun. Yaman talaga ni Vincent Vidal. Bibili daw siya ng napapaisip. No? Ako, never. Never ako napaisip sa mahal. Pero ikaw, napapaisip ka. Balitaan mo ako, bro, kung makabili ka man. Shoutout sa iyo, brother. Maraming salamat, no? Araw-araw kitang nakikita. Ayan, kay Jester din. And then, kay Paolo po ako. 5 years pa rin ba pagka-bullish mo, coach? I think, yes naman din. In terms of, ano pa rin naman, progress, no? Overall, kumbaga yung pinaka-full potential or at least 90% full potential ng Axie. Titingnan natin yan in the next 5 years, no? Siguro in terms of tokens, I don't know. Ano kasi, hindi natin alam kung ano magiging galaw ng market, eh. No? Pero, as long as nandyan si Axie Infinity, as long as may game, okay? As long as may game na nalalaro, I think that's okay. I mean, pwede. No? Pwede pa natin siyang laruin, no? Pasaklap lang dyan is if itigil nila yung leaderboard, eh, ayun lang, medyo nakaka-frustrate yun or nakaka-down yun. And nakaka-disappoint. And hopefully, hindi yun mangyari. And shout kay Aljun and kay Elmer De Leon. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood ng ating videos. Thank you so much. Sana nagugustuhan yung mga videos natin. Comment kayo ng mga video suggestions, no? Na mga pwede nating i-feature next time. I'll be reading some of your comments kapag umabot to ng 200 likes, 10,000 SLP giveaway tayo. Ayan, give away. The joke lang. But yeah, sa mga nagtatanong ng mga trabaho, pwedeng pala kayo mag-apply dito, no? Kasi may mga nagsasabi, Coach Rev, earning, kailangan ko ng ano, source of income. No, pwede ba ako magpa-scholar? So, hindi na kasi ako nagpapa-scholar, guys. So, ayan. So, kung gusto nyo mag-apply, apply lang kayo dito sa mga to. No, ayan, may mga different hirings tayo na nandito. So, yeah, feel free to ask me na lang din if may tanong kayo regarding dito. Pero hindi to sa akin, ha. Like, ano lang to. From next hire, parang kinoconnect lang nila yung mga work na available. So, pwede. No, pwede tayong ganyan. Pwede kung itanong, for example, kung may bakante pa ba dito or dito. So, yan. May mga ilan na nag-apply. No? And good news, ha? Good news. Yung iba ay tawag doon. Somehow, ano na, no? Medyo pumasa na. Okay, nire-review na yung mga applications nila. Sana guys, sana pumasa kayo. No, yung ibang mga nag-apply sa atin ng trabaho. No? But actually, hindi sa akin. But dito pala. Kasi mga iba't ibang companies to eh. Kumbaga na ipag-partners lang kayo next hire. And then, ako naman kasi since marami nag-PPM sa akin ng scholarship. No? And karamihan guys, tawag dun, hindi man may edad, pero mga nakapagtapos na ganun. And naghanap ng source of income. So, gusto naman natin, syempre, makapag-give back sa community. And this is my way of giving back, of course. So, yeah, hopefully, matanggap kayo and good luck on your endeavors. So, yun lang, guys. Hanggang sa muli ako si Coach Rev. Like, comment, subscribe. Booyah!